mapala ang bumabasa ng salita ng hula. Mapala ang nakikinig at tumutupad. Mapala ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapala ang nagugutom at sila ay bubusugin. Paano yan, Brad Lins? Kung Diyos si Panginoong Jesus, eh dalawa na daw ang Diyos. Iisa lang naman daw ang ating Diyos. Ayan, naku po, madadali na naman kayo dito sa paikad-ikad ni Camacho nito. Ay, dali ko. Hindi. Maganda lang yan, Arioli. Abangan niyo yung sagot ni Camacho, sigurado gagamitan niya kayo ng paikad-ikad. Ayan, kapatid na Camacho. Aha. Ganito 'yon mga kaibigan, ano? Kapag kang gagamitin natin diyang bilang yung kaisipan nating mga tao, eh mamamali tayo sa prinsipyo ng Diyos, Brother Lino. Kasi ang prinsipyo ng ating Panginoong Diyos, binabanggit sa atin sa 6:4 ng Deuteronomy, ganito natin bibilangin ang ating pong kinikilalang Diyos. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Dito po sa teksto ng Hebreo, kasi yung Old Testament, sinulat po yan sa teksto ng Hebreo, especially itong Deuteronomy 6:4. Yung isang Panginoon, diyan ay nasa salitang Hebreo na ikhad. Yung salitang ikhad, mayroon pong dual meaning. Ano yung dalawang meaning niya? Yung isa, tumutukoy sa solidong isa. Yung isa naman, tumutukoy sa composite unity. Pag sinabing composite unity, isa na binubuo ng marami. Yung mo, isang pamilya. Oo, isang barangay. Yung isang pamilya, maraming ano yung sa loob, Brother Lino, maraming membro. Yung isang barangay, ganun din. Marami rin siyang membro no, sa loob ng barangay. Yung isang Panginoon, ganun din po. Maraming membro sa loob ng YHWH. Ayan, ganyan po yung Panginoon kasi YHWH yung tetragrammaton eh. Itong ganitong pananalita, ginamit din ito ng ating Panginoon Jesucristo ng Biblia doon sa aklat ng Genesis, kapatid na Lino, sa Kapitulo 2 ba yun? Opo, 24. Talatang 24, 23-24. Sabi rito, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. Dalawa sila, no? Lalaki at babae. At sabi rito, sila'y magiging isang laman. Ayun, magiging isang laman. Ang ginamit din po, ikad. Oh? Magiging isang laman. Yung laman, mayroong dalawang membro, babae at lalaki. Yan. Pero ang ginamit, isa. Eh kung tayo bibilang nito, kapatid Malino, baka mahirapang tanggapin ng tao na isang laman yung mag-asawa na yan eh. Oh, sa ating kaisipan, dalawa talagang laman yan eh. Lamang lalaki, lamang babae. Oh, pero dahil ang ginukuha nating prinsipyo, hindi yung prinsipyo natin ng ating kaisipan, kundi susunod tayo sa gustong pagbilang ng Diyos. Bibilangin natin ang mag-asawa sa terminong ikhad na laman, isang laman. Ayan. Kaya ang ating Panginoon, doon din po natin uunawain. Bibilangin natin sila bilang ikhad na Panginoon na binubuo ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit. Kaya pag tinatanong tayo, ilan ba ang Diyos? Kung Tagalog na numero ang babanggitin natin, isang Diyos, pero ang isipin natin, yung konsepto ng salitang isa, nasa meaning ng ikhad. No? Naunawaan niyo po, yan nasa meaning ng ikhad. Kasi kapatid Malino, kung ang Diyos natin solidong isa, ano? Ang gagamitin na hindi ikhad, kundi dapat yakhid, o di kaya ah, o kaya lebadu, ayan, or lebad. Pero hindi ito ginamit eh, kundi yung salitang ikhad. Maliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, binubuo ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit. Na siyang pinatunayan din naman sa Biblia, isa na riyan yung sa pagbabautismo, nababautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kapatid Malino.
Ayan, ikita nyo na, Sister Yoli. Sabi ko sa inyo, gagamitan kayo ni kapatid na kamacho ng ikad eh. Ayan. Sige, tama nga naman. Pagka tayo ang bibilang kapatid na, ang ginagawa pa nga nila niyan, Sister Yoli eh. Ay, kayo ba naniniwala na yung Ama ay Diyos? Eh, di bibilangin pa yan sa daliri eh. O, gagamitin pa sa inyo ng ministro. O, ang Diyos ba, Ama? Diyos? O. Opo. Masagot kayo eh. Yung bang anak ay Diyos? Opo. Yan. Ang Espiritu Santo ay Diyos? Opo. Eh, di ilan ang Diyos? Sasabihin nyo isa. Eh, sabihin nyo, hindi, tatlo. Ayan. Eh, palibasa bilang nila yun. Pagka ang tao bumilang, tama, tatlo. Pero ang Diyos bilang iba eh. Ayan, nililinaw sa inyo ni kapatid na kamacho, Sister Yoli. Wala o tatlong Diyos, walang dalawang Diyos, kundi iisang Diyos sa saling libro na ikad. Ayan. Ano, natutunan niyo na po, Sister Yoli. Naku, itala na po ninyo sa Bible ninyo. Deuteronomy 6:4, isang Panginoon, ikad. Ayan. Tapos puntahan niyo yung Genesis chapter 2, 23, 24, 25. Ayan. Ginamit din yung salitang ikad. I was found as a beggar.